Dito sa injection pump ay may mark na line na ganun. Tapos dito naman sa priming cover na kung saan siya maikakabit ay mayroon din. So doon, dito ipapasok, yung injection pump. Ngayon, paano mag-retard at mag-advance ng injection pump? Pag pinagtapat ninyo yung mark ng injection pump at saka itong timing cover, ay yun yung normal na adjustment niya. Pero kung naramdaman ninyo na medyo nahuhuli ang hatak niya pag tinatapakan ninyo yung accelerator, ay kailangan i-advance. So paano ang pag-advance? Isunod, ikontra yung ikot o yung kung saan direksyon. Ikontrahin mo ng kaunti doon sa injection pump. Ibig sabihin, kung nagka-line up yung mark na yan dito at saka yung sa injection pump, ay itataas ng kaunti ito para malagpasan niya ng kaunti itong mark ng timing cover. Ibig sabihin, ang ikot ng engine ay count, ay clockwise, ano? So kung gusto mong i-advance ang injection pump, ay i-counter mo, i-kontra mo doon sa ikot ng engine. Pero kung gusto mong i-retard, medyo huli ng konti, ay i-sasangayon mo, isunod mo doon sa ikot ng engine clockwise. So either itaas mo o ibaba mo yung mark nito at saka itong mark ng injection pump. So tingnan natin kung paano gusto ko i so nakikita ninyo nakatapat yung dalawang mark, ano, mark ng timing cover at saka yung injection pump. Kung gusto mong i-advance, ayan, kung i-advance natin ay ganun ang forma niya. Pero kung gusto nating i-retard, ganun, pagbuwa ng kaunti, kaunti lang, kaunti. Kasi kung sumobra ay magkakaproblema ka sa pagbalik ng trabaho ulit. So ganun yung normal na timing niya. Kung gusto mong i-advance, kontra mo ng kaunti, ganun. Kung gusto mong i-retard, i-ganun mo. So depende sa gusto mong taste. Kung nag-accelerate ka, eh yun ang dahilan kung bakit gagawin natin yung ganun. Pero kung normal, ganun talaga ang adjustment niya. So